Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Vida Carito. Vida Carito. Ang mga pananaw at opinion. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma alamta na innaka antal alimul hakim. Glory be to you, you have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At isang magandang araw ng Huwebes, ika-23 ng Pebrero, ikalawang araw ng Sha'ban sa ating lahat. Wow, ang tagal ko nang hindi nag-main host dito sa radio program na ito. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radyo Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD-BARMM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwairia bin Emran Muhammad. At ito na po ang... Wow, ang tagal ko nang hindi nag-host dito. 107 episode ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD-BARMM YouTube channel, kung saan makahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Speaking of ating comments and chats, actually may text line din po tayo sa 0955799478, kung saan ginagamit natin para sa ating paligsahan na KKK sa dulo ng bawat programa. Pero pwede rin po kayo mag-text doon kung gusto niyo po magpa-shoutout or mag-hi sa ating program while it's live. Isa sa mga text na yon, sabi, "Salam mga kabalay, keep safe to us. We are waiting for a program. It's me, Roger Brizuela." Sir Roger, welcome back po sa ating programa. Shukran sa pag-text. Meron din po tayong chats. And oh, also, special shoutout sa latest na... Anong tawag dito? May nag-PM kanina. Sinong... Yes. So may latest na PRC, I think. Mga passers on plumbers. Yes. Congratulations sa mga nakapasa sa board exam ng Master Plumber. Yes, congrats. Napaka-importante po ng inyong work at isa po kayo sa mga frontliners na laging hinahanap tuwing may mga problema na hindi usually, mahirap mahanap ang expertise sa mga ganong klaseng bagay. Meron din syukran, my beautiful Auntie Noria Gampong Muhammad nag-send ng hearts sa ating live stream chat. So, syukran sa ating mga nanonood at sa ating mga nakikinig na mga kabalay. Ngayong araw na ito, meron pa rin po tayong mga balitaan sa ating MHSD. Meron po tayong 4 ngayong araw na ito. Pero meron din po tayong KKK sa dulo ng programa base, most probably, sa ating MHS Discusses. At sa MHS Discusses na yun ngayong araw, for the first time. Kasi apparently, representing... Kawani, kumbaga, ay hindi. Kinatawan. K-
kinatawan ng kanyang planning and design division. Isa po, first time niya po dito sa ating program. Siya po ang ating engineer 2 sa planning and design division, Engineer Borjan T. Gumaga. Assalamualaikum sir, kumusta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, okay naman. Alhamdulillah, isang opportunity para sa akin na mapunta dito sa programa ng MHSD. Yes, yes, yes. We, hanggang makaya, sinusubukan namin i-invite ang lahat ng divisions kung meron po silang mga updates para sa ating programa. And paminsan hindi kaya ng chief sa kanilang hectic na mga schedule, kaya pinapadala nila ang kanilang right and left hand man, kumbaga. Kung si architect, meron po tayong architect Sam na tinutuya naming right hand sa usual projects, meron naman tayong TDIF right hand ni Sir Zai. So TDIF, ano ba itong TDIF na ito? Ang ating topic ko na MHSD's TDIF project updates mamaya. Malalaman po natin kasama si Engineer Borj sa ating highlight na talakayan, MHS Discusses. So sit back sir, relax, review. And mamaya, pag-uusapan po natin ang ating topicong MHSD's TDIF Project Updates. Sa ngayon, makinig po tayo sa ating mga paalala at tayo po ay babalik para sa ating balitaan. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHSDelivers. Muling nagbabalik ang MHSDelivers at para sa araw na ito, meron po tayong apat na headlines. Ang una sa kanila, MHSD natuto sa mga implementasyon nito sa 2022, ibinahagi ang 2023 targets sa mga provincial offices sa year-end assessment workshop. Pangalawa, MHSD nagsagawa ng profiling sa 150 potensyal na benepisyaryo para sa mga proyektong resettlement ng pabahay sa Basilan. Pangatlo, MHSD natukoy ang mainam at kinakailangang pabahay ng mga guro at iba pang empleyado sa Maluso. At ang ating huling balita, MHSD na paunlad ang technical know-how sa paggawa ng citizens charter sa isang training workshop. Para sa ating unang balita, MHSD natuto sa mga implementasyon nito sa 2022 at ibinahagi ang 2023 target sa mga provincial offices sa year-end assessment workshop. Nagpulong ang top management at mga pangunahing kawani mula sa regional at provincial offices ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARMM, upang suriin ang mga nagawa ng ministry noong 2022 at magplano at magtalaga ng mga target sa programa, aktibidad at proyekto o PAPS sa panahon ng year-end assessment workshop noong 16-17 ng Pebrero 2023 na ginanap sa Cavanico Ilmare Resort Island Garden City of Samal, Davao del Norte.
Inilahad ng mga pinuno ng iba't ibang dibisyon ng ministry ang mga target at aktual na mga nagawa at hamon sa 2022 at mga PAPS ngayong taon 2023 at ang mga susunod na hakbang. Nagsilbing gabay ang mga presentasyon bilang gabay ng mga provincial offices sa pagtukoy ng kani-kanilang mga PAP sa pamamagitan ng workshop. Sa panahon ng workshop, nagkaroon ng operational planning para sa 2023 kung saan pinagsama-sama ang mga kinatawan mula sa provincial office at magkakasunod na nakipagpulong sa kanilang mga division chief upang ilatag at pag-usapan ang kanilang mga partikular na target bawat probinsya. Pagkatapos ng workshop, itinanghal ng mga kinatawan mula sa provincial offices ang kanilang mga PAP na nakahanay sa regional office batay sa operational planning. Gayon din ang mga issue at alalahanin na kanilang naranasan noong 2022. Ang kanilang mga rekomendasyon sa mga susunod na hakbang na pagtitibayin o pag-uusapan pa kasama ng mga pangunahing counterpart sa regional office. Wika ni Ministro Attorney Hamid Aminuddin D. Bara sa kanyang pambungad na mensahe, lahat ng gawain ay nagsisimula sa mabuting hangarin na pagpapalain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang lahat ng mga gawain ay binibigyan ng gantimpala dahil sa kanilang mabuting layunin. Ngunit ito ay hindi sapat dahil ang gawain ay dapat maihatid ng may pinakamahusay na pagsisikap. Matapos maisa katuparan ng isang trabaho, tinatasa natin ang naging proseso nito. At binigyang din niya na ang Islam ay hindi nagtataguyod ng huling bahagi na magbibigay katwiran sa mga paraan. Samantala, tiniyak ni Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim sa mga kalahok na sa kabila ng mas mababang budget para sa 2023 kumpara noong 2022, mas maraming proyekto ang inaasahang darating para sa MHSD gaya ng pambansang pabahay para sa Pilipino program, ang 4PH ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layo na taon-taon ay makapagtayo ng 20,000 housing units para sa BARMM sa susunod na 6 na taon. Kinilala ang MHSD bilang naungunang ahensyang magpapatupad para sa rehiyon at kasalukuyang nakikipagtulungan sa pambansang tanggapan upang ayusin ang mga detalye. Nagsimula ang mga presentasyon ng mga chief sa Administrative and Finance Division na ibinahagi ni Nomaira M. Madid. Sinundan ng Environment, Land Use and Urban Development Division na ibinahagi ni Janiza M. Makapantar. Ang Planning and Design Division ni Engineer Zainuddin A. Buisan. Ang Monitoring and Evaluation Division ni Yasser S. Mama. Ang Policy Development and Coordination Division ni Abdulhamid C. Alawi Jr. At ang Housing and Human Settlements Division na ibinahagi ni Engineer Yasser M. Rappen. Ang mga kalahok mula sa mga tanggapang panlalawigan ng ministry ay pinangunahan ng kanilang mga provincial director na sina Noruddin S. Abdullah para sa Maguindanao, Benjamin D. Alanca para sa Lanao del Sur, Attorney Najira S. Asan para sa Sulu at Ibrahim M. Harudain para sa Basilan. At para sa ating pangalawang balita sa araw na ito, MHSD nagsagawa ng profiling sa 150 potensyal na benepisyaryo para sa mga proyektong resettlement ng pabahay sa Basilan. Sa pagpapatayo ng 400 pabahay sa ilalim ng proyektong resettlement housing sa Basilan, nagsagawa ng profiling ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARMM, sa 150 potensyal na benepisyaryo ng mga ito noong 11 hanggang 16 ng Pebrero ngayong taon para sa mga munisipyo ng Maluso at Tipu-Tipu sa probinsya ng Basilan. 100 sa mga potensyal na benepisyaryo ay nasa Barangay Bagindan, Tipu-Tipu, para sa 100 units na proyektong pabahay na pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund, ang SDF 2020, na iminungkahi ng dating Member of the Parliament, MP, na si Faiz S. Alauddin. Samantalang, 50 potensyal na benepisyaryo ay mula sa iba't ibang barangay ng Maluso para sa 50 unit housing project na may land development na pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act for the Bangsamoro, ang GAAB 2021.
Naging tulay si Ibrahim M. Harudain, LPT MHSD Basilan Provincial Director, PD, upang magkaintindihan na titinugma sa mga kawani ng Housing and Human Settlements Division ng HHSD at ang mga nakapanayam sa panahon ng profiling. Kung saan tinanong ang mga aplikante ukol sa kanilang kasalukuyang pinanggagalingan ng tubig, inumin at panlinis, kabuuang kita at mga profile ng miyembro ng sambahayan. Pagkatapos ay inalam ng mga tanggapanayam mula sa HHSD ang aktual na katayuan ng paninirahan ng mga pamilya sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang mga bahay. Sumama sa validation team si dating MP Alauddin sa ginawang profiling sa Barangay Bagindan Tipo-Tipo bilang saksi, habang nakiisa si Honorable Mayor Honey A. Bud ng munisipyo ng Muluso pa sa validation sa naturang bayan. Pinangunahan ni Engineer Yasir M. Rappen, HHSD Chief, ang mga miyembro ng validation team na sina Abedin S. Anshari, Project Development Officer, mga Community Development Officer na sina Shahara M. Pendaliday at Halima L. Derogongan, at Almansur S. Ugao, Graphics Specialist. Tumulong kay PD Harudain sina Engineer Adam P. Marzok, Sites Inspection Engineer, Mursigir A. Sajali, Housing and Home Site Regulation Officer 4, Nusaira H. Harudain, Executive Assistant, at Abubakar H. Panjakilan, Administrative Aid. Patuloy na itinatayo ang 400 pabahay ngayon sa Basilan na pinamamahalaan ng MHSD at pinondohan sa ilalim ng GAAB 2021 to 2022 at SDF 2020 to 2022. Kung saan ang 50 ay matatagpuan sa Lamitan City at Albarca, may karagdagang 50 sa Tipo-Tipo at 100 na pabahay sa Haji Muhammad Ajul. Ang ating pangatlong balita sa araw na ito, MHSD natukoy ang mainam at kinakailangang pabahay ng mga guro at iba pang empleyado sa Maluso. Kinonsulta ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARMM, ang mga guro at iba pang empleyado na naninirahan sa Maluso, Basilan ukol sa mga pabahay na kinakailangan, gusto at interesado sila noong 13 ng Pebrero taong kasalukuyan na ginanap sa Municipal Hall ng Bayan. Gamit ang Housing Needs Assessment Survey Forms, personal na kinapanayam ng Community Support Services Team sa ilalim ng Housing and Human Settlements Division, ang HHSD, ang mga empleyado sa kanilang partikular na pangangailangan sa pabahay. Magsisilbing konkretong gabay ang resulta ng survey sa pagpaplano at pagpapatupad ng housing loan project sa munisipyo na may tutulad sa parehong proyekto ng MHSD sa Barangay Samba, Datorin Sinsu at Maguindanao. Tinanong sa mga respondent at kanilang binigay ang mga kailangan at gusto nila na bahay base sa estilo at disenyo, laki ng lote, mga detalye ng insurance, partikular na lokasyon, at halaga ng bahay. Sa pangkalahatan, nagpahayag ang mga kalahok ng kanilang interes na mag-avail ng nasabing programa dahil napag-alaman na karamihan sa kanila ay hindi mga orihinal na residente ng bayan. Pahayag ni Honorable Municipal Mayor Honey A. Bud na ang mga instruktura at katayuan ng pabahay ay mga pangunahing tagapagpahiwatig ng isang progresibong bayan. Sana ay mapatupad na ang housing projects bago matapos ang kanyang termino. Hiniling ng pangkat mula sa MHSD sa mga kalahok na ipalaganap at ibahagi ang survey sa kani-kanilang mga paaralan at opisina upang makakuha ng karagdagan pang mga input. Patuloy na isinasagawa ng HHSD ang survey sa iba pang munisipalidad sa ilalim ng mga probinsya sa loob ng BARMM. At isasagawa rin ito sa mga empleyado ng mga ministries, opisina at ahensya ng rehiyon. Tumulong sa pangkat ng HHSD ang Provincial Office ng MHSD sa Basilan sa pangungunan ni Provincial Director Ibrahim M. Harudain, LPT.
Kasama naman ni Mayor Bud ang mga kinatawan mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of the Assessor, at mula sa tanggapan ng Municipal Planning and Development Coordinator. At ang ating huling balita sa araw na ito, MHSD na paunlad ang technical know-how sa paggawa ng Citizens Charter sa isang training workshop. Nakibahagi ang mga kinatawan mula sa Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARMM sa training workshop on Citizens Charter Implementation and Sustainability noong 9-10 ng Pebrero 2023 na ginanap sa Alnor Convention Hall, Cotabato City. Ibinahagi sa buong aktibidad ang hakbang-hakbang na proseso sa pagpapatupad at pagpapanatili ng Citizens Charter na maaaring pagtibayin ng mga kalahok ng ministries, opisina at ahensya ng BARMM. Itinampok ng mga presentasyon ng mga kasanayan na napatunayang epektibo sa ibang mga organisasyon at bahagi ng nagpapatuloy na Citizen Charter Support Project ng Japan International Cooperation Agency, ang JICA, na naaayon sa Republic Act 11032 na kilala rin bilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Naging huling aktibidad ang Action Planning Workshop kung saan gumawa ng mga konkretong hakbang para sa napapanatiling pagpapatupad ng kani-kanilang Citizens Charter ang bawat opisina. Wika ni BARMM Chief Minister Hahoud B. Ibrahim sa kanyang pambungad na mensahe sa pamamagitan ng video presentation. Ang mabuting paghatid ng mga programa ng pamahalaan ay nasusukat sa pamamagitan ng kahusayan at pagiging epektibo ng mga manggagawa. Bilang suporta sa aktibidad, nagbahagi sina JICA Chief Advisor Hirofumi Hoshi, Senior Minister Abdulrauf A. Makakua, at Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pendaton ng kanilang makabuluhang mensahe. Kinatawan na ng MHSD ni Shashela M. Austria, Legal Assistant 2, at Alea B. Pondugar, Housing and Homesite Regulation Officer 1. Pinangasiwaan ang 2 na training workshop ng Internal Audit Office ng Office of the Chief Minister sa suporta ng JICA sa pamamagitan ng Capacity Development Project nito para sa Bangsamoro, ang CDPB, at ng Development Academy of the Philippines, ang DAP. At yun po ang ating balita sa araw na ito. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad. At ang MHS Delivers ay magbabalik makalipas nitong mga paalala. Nais-nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin D. Para at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na investigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip.
Para sa pagbasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Pagsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHSDelivers. Yes, MHSDelivers. And muli, kung nais nyo pong magsali sa ganung sa ating housing loan projects, kung kayo po ay isang empleyado ng isang organisasyon or sa BARMM or isang self-employed business owner, pwede po kayong magsumite ng inyong mga requirements para sa ating housing loan projects. Muli, puno na po ang slots para sa current housing projects natin sa Barangay Samba. Pero, meron po tayong susunod na mga proyekto, inshallah. Gaya po ng nakitang balita kanina, nag-assess na rin po ang ating Housing and Human Settlements Division sa probinsya ng Basilan. At inshallah, susunod-sunod na po yan sa iba't ibang probinsya ng BARMM. Bago po tayo tumahak sa ating IPH, hi na lang muna tayo sa ating chat room, sa ating live stream chat. Si, ito, Architect Sam Jinui, watching from MHSD PDD Dubai. Yun na bang bagong ibig sabihin ng PDD ninyo ngayon, kaya Borj? Speaking of PDD, marami kayong suporta ngayong araw ay Sir Amir Kadil, watching from Salt Lake City. And Emmanuel Alfaro Boncha, watching, Assalamualaikum, watching from Zamboanga City. Ah, hello. Congrats muli sa lahat ng ating nakapasa ng Master Plumber, by the way. Congrats. May you walk on a flowery path. Let's see. We also have Muhammad Tuansi. Good morning, BARMM MHSD, watching from Baguados, Cotabato City. Good morning din, sir. And we have Sir Sid Sid. ang ating Morsigir Sajili. Hindi ko lang, mabilis ba yung sa or mabilis ba yung G? Regardless, salam, watching from Zamboanga City. Marami tayong Zamboanga watchers today. Alhamdulillah. And we have Abdulhamid Alawi Jr., Sir Gadi, watching from Puan, Davao City. Puan. We have Lick Makapantar, our chief ng Ilod, Janiza Makapantar, watching from General Santos. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa inyong lahat. Shukran for the views. Nagtatangin ting po ang ating Facebook stream ng 18 viewers. Kala nyo 18,000 ko yun dahil wala rin si Etsali. Pwede, actually. 18, nasa double digits tayo, yun ang importante. Shukran sa suporta. Pwede po kayo mag-comment ng kahit anong questions kung meron po kayo throughout our program. And matatahak po tayo ngayon sa ating IPH. Mabilisan lang ang IPH natin, lalo na at wala tayong health and safety first dahil wala sila Kuya Hamsi. Pero ang ating IPH ngayong araw na ito ay tungkol sa Civil Registration Month. Ngayong taon ang pang-33rd nila. So, pang-33. Tama ba? And ang tema nila ngayong taon ay PSA at 10, Providing Efficient and Effective Civil Registration and Vital Statistics Through Digital Transformation. Sa ngayong buwan na ito, patapos na po ang kanilang celebration. Pero congrats po sa inyong activities. Every February kada taon ang Civil Registration Month, kung saan pinopromote po nila ang civil registration. May mga activities din po sila, so sundan po natin ang kanilang mga Facebook, ang kanilang social medias para ma-update po. At pwede magpatulong, baka mas madalian na rin kayo makuha ang mga papeles. And with that, we have chats. Ang inyong chief, Sir Kuya Borj, Zainuddin Buys, I'm so proud of you, Engineer Borjan. Sir Zai, kumusta ang travel ninyo? Kung kaya wala kayo dito ngayon. and our beloved Ate Zo, watching from RO, with Chief of PDD. Magkasama pala sila eh. Without any other comments. Okay, meron pa. Atilik, pang-artista mambo si Borjan. Congratulations!
O sige, tingnan natin gano'ng ka-artistahin ang ating guest ngayong araw na ito. Engineer Borjan T. Gumaga. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang ating TDIF projects. Pero ano nga ba itong TDIF na ito? Anong ibig sabihin niya? A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa outside man yan ng BARMM or sa within the periphery ng BARMM. mapya mapita, magandang umaga sa inyong lahat. Mapya mapita. Okay, TDIF. Yes. Ang TDIF, generally, Transitional Development Impact Fund, yun po yung meaning ng TDIF. Ito yung isa sa mga fund na pinagkukunan ng lahat ng mga project, ng ibang project ng MHSD, which is kasi marami kasi tayong iba't ibang uri ng fund. Meron tayong BAA, regular fund, meron din tayong GAAB, meron din tayong SDF or Special Development Fund. At isa itong TDIF or Transitional Development Impact Fund. Ang kaibahan ng TDIF sa ibang fund is that itong TDIF is a fund allocated, intended for the Member of Parliament ng BTA or Bangsamoro Transition Authority. Ang BTA ay binubuo ng 80 or 80 Member of Parliament. Kada isa sa doon sa Member of Parliament na yon, kada isa sa mga MP ay binibigyan ng fund, ito yung tinatawag na TDIF. Lahat ba sila pare-pareho ang fund na yun? Ah, yes, depende doon sa gaano kalaki yung naka-allocate na budget para doon sa TDIF na yon. Kasi ang TDIF is galing sa contingent fund ng OCM. Ni Chief Minister. Opo. Halimbawa na lang is kung doon sa TDIF 2021 natin, ay merong total of 30 million per MP. 2021? One. Oh. Yes, 2021. Per MP? Per parliament per MP. Member? At ilang projects yun lahat? Nakadepende kasi yung pagsiselect kasi, nakadepende naman kung paano nila yun ma-implement. Kasi may iba't ibang cost yung mga project natin. So, posibleng kapag makitaan 50 mil lang pala itong project, pwede sila magkaroon ng dalawang projects? Yes, pwede. Basta hindi lang sila lalampas doon sa ceiling amount nila na 30 million, example. Okay. So, magkakakuha ng fund ang parliament member, meron silang project na gustong ipatupad. Paano nila pinipili yung implementers ng project na yun? Magsisimula yan siya kasi every ministry ay meron silang tinatawag na project minulis kung saan naka-list down doon yung lahat ng project na pwedeng i-select ng mga MP. Nasa restaurant lang sila. Menu sila ganun, at mamili sila kung anong project ang gusto nila, magkano yung project na yun. Yes, kasi nandun din yung appropriation ng mga project na yun. Example natin sa Ministry of Human Settlements and Development, meron tayo mga project minulis. Kabilang dyan yung Human Development Training Center. Once na-select ng, alimbawa, isang MP, yung project na yon sa MHSD ay magle-letter sila na sabihin na itong project na ito na galing sa project minulis ng MHSD ay gusto namin i-implement by our fund TDIF. Yes. So may official na communication na tatanggap ang MHSD na pinapangalanan silang implementer and yun, mag-start na yung implementation. Before that, kasi pag naka-select na sila ng project doon sa minulis ng MHSD, ay ang ginagawa naman ng specifically sa Planning and Design Division ay ginagawan yun siya ng plans, program of works. Before kasi yung project minulis, meron na yun siya. Yes, so naka black and white muna lahat ng proseso bago siya sa katuparan physical
Opo, opo. Okay. Once na-select ng MP yung project na yon, is magkakaroon ng communication between the MHSD and MFBM para doon sa endorsement ng project na yon sa OCM. Para kasi, ma-access yung funds? Yes, yes, oh, okay. Yes. Pero true siya sa MFBM. Mm-hmm. So, kita niyong bureaucracy. Maraming proseso. So, huwag kayo magulat kung hanggang ngayon hindi pa natapos yung 2021 na TDIF projects namin. Okay. So, ngayon, okay, let's say okay na lahat ng paperwork, mag-start ng implementation. Maraming TDIF projects ang MHSD. Yes, gusto niyong mabilisang rundown per, let's say go per year tayo. Okay. Kaya? Sa TDIF kasi ngayon meron tayong 2021, 2022 and hopefully yung 2023 once ma-approve yun, inshallah. Pero sa 2021, TDIF 2021, meron tayong total of 19 projects. Okay. 19. Yes. Then commonly yung mga project na yun is composed ng one-story human development training center. Mm-hmm. Doon sa 19 na yun is meron siyang siyam na one-story human development training center at merong 10 two-story Human Development Training Center. Nakadepende sa MP kung anong ilang story ang gusto nilang ipatayo. Yes, basta wag lang sila doon lalampas doon sa ceiling amount ng TDIF nila. Okay. And you, ano ba, dahil yung iba one story, yung iba two story, mas mahal yung two story, definitely. Oh, tama, tama. So, nasa, ano ba, imagine na lang natin, estimate, 15 mil yung one story, 30 mil yung two story, ganong klaseng kwan variation. Okay. So, sa siyam, meron tayong siyam na one story and 10 two-story para lang sa 2021 TDIF projects natin. Ang mga MPs na nag-fund doon, hindi lahat natuloy sa sunod na batch ng mga parliament members kasi nag-renew sila. Tama. Pero continuous pa rin ang paggamit, pag-implement ng project na yun sa pangalan nila. Yes, yes. Okay. Tama. And with that, yun ang 2021 projects natin. Okay. Kumustang 2022? Yung 2022 na TDIF, meron naman tayong total of 12 training center. Doon sa 12 naman na yun is meron dalawa doon na two-story. Ang status nung kwan-ikwan ko muna natin doon sa TDIF 2021, yung status ng TDIF 2021 natin ngayon, currently nasa 43.63% overall. Overall? So, yun na yung 19 na projects? Yun yung 19. Okay. Balikan natin yung mamaya. 2022, nag-start ng iba or nasa bidding process pa ang karamihan? Merong lima doon sa 2022 na ongoing na yung procurement niya. Okay. Apo. Then, lima? Doon sa yung pito is yun yung ongoing na yung procurement niya. Yung lima is ongoing naman yung for endorsement na siya. Yes. Okay. So currently, so sa 2021 projects natin, tumatalon tayo sa kada taon, year hopping kumbaga. Sa 2021, may nag-start na ng construction, meron na bang kahit isang building na malapit ng matapos? Sabi mo 40% na overall, kumusta like sa individual? Doon sa 19 TDIF 2021 natin, i-rundown natin sa Maguindanao, meron tayong isa. Mm-hmm. Cotabato City or Special Geographic Area ng BARM, meron din tayong isa. Okay. Sa Lanao del Sur, meron tayong siyam. Oh. Sa Basilan, meron tayong isa. Sa Sulu, meron tayong apat. Sa Tawi-Tawi, meron tayong isa. At saka meron pa tayong area outside BARM na dalawa. Tapos doon sa 19 na yun, yung dalawa doon sa outside BARM is nasa 80% yung isa, nasa 90% naman yung pangalawa. Okay, pero kailan sila nag-start ng construction? Hindi naman 2021 nag-start, 2022? Lahat ng mga TDIF 2021 natin, kagaya ng nasabi natin kanina, medyo mahaba yung process niya, ay nag-start nung pinakamaagang nag-start ang TDIF 2021 ay nung June
month of June 2022. Okay, so that's nasa around 6-7 months na yung construction niya. Yes. Idagdag pa natin yung lahat ng nangyari noong 2022 para mahinder yung construction na yun. Whether rise pa siya ng pandemic or mga bagyo or mga earthquakes, counted na yun. Kayo po sir, personally sa work ninyo, ano kadalasan ang nagpapatagal na, like dumadagdag sa matagal na proseso ng TDIF projects natin? Yung mga TDIF project natin, kung wala namang issue doon sa mga, alimbawa yung sa land ownership, kasi sa umpisa pa lang, inaayos na natin yan, nagtatagal lang naman siya doon sa mga accessibility ng project na yon. Alimbawa yung pinagkukunan yung howling ng materials. Yan, isa howling. Yan. Pangalawa, yung sa weather natin. Mm-hmm. Yan. At marami pang iba ang mga dahilan para madelay yung project natin. So, reminder po, yung parliament member ang namimili ng location kung saan ipapatayo yung building. So, kung mapansin ninyo, parang may discrepancy. Mas maraming nakuha ang probinsya na ito na TDIF projects kumpara sa probinsya na ito. Sumusunod po kami sa ang hiling ng parliament member na may gusto ng project na yun. Pero may mga proyekto rin na natatanggap ang ibang probinsya. Kadalasan, hindi lang siya training center. Tama. Alhamdulillah. Pero kung gusto nyong mag-letter sa inyo, sa mga parliament members natin ng training center sa inyong probinsya, go! True TDIF. Yes, open po ang ating parliament members sa mga ganong klaseng mga communication. If sa tingin ninyo kailangan ng lugar ninyo ng ganitong klaseng proyekto, open po sila magtanggap ng mga ng letters ng recommendations, kumbaga nudge wink wink. Speaking of our parliament members, shukran sa ating mga source ng TDIF projects ngayong 2020 sa 2021 at 2022. Sa mga nabanggit niyo pong, balik tayo dun sa usapan ng issues and concerns, sa mga na ranasan niyo po ng mga hindrances na yun, whether man siya or accessibility, paano niyo po na-overcome para ipagpatuloy ang kwan na yun, ang proyekto na yun? So, let's say, bumagyo or something, na-stop yung project, paano siya nag-continue? Kumbaga? Kasi meron tayong monthly progress report sa MHSD. Okay. Ang planning and design division, specifically ang implementation section, yung gumagawa ng report na yon. Makikita natin doon na halimbawa this month ito yung progress, this month ito naman yung progress. Kung makikita natin na yung ditong month bakit medyo bumaba yung progress nila. Usually 5% yung progress nila, ngayong month 1% na tama, lang. Tama. Kinakausap natin yung contractor na yon. Kasi may contractor, merong namang MOA. Kinakausap natin yung nag-implement ng project na yon kung anong naging problema. Kagaya ng nasabi natin kanina, kadalasan ganun talaga yung nakikita nating problema. Katulad doon sa bagyong Paing, halos isang linggo yata yun umulan. Yes. Tama, tapos and then may konting sprinkles after and before. Yes. Then pagkatapos umulan, nakaragdag pa yung mga flooding. Flooding. Before sila naka-proceed ulit doon sa pag-resume ng construction, ay nagkaroon muna ng assessment doon sa area kung safe na ba siya, pwede na ba mag-resume yung mga construction worker. Kasi kahit na naghahabol tayo ng accomplishment, is kailangan din nating isaalang-alang yung safety ng mga construction worker natin. Then kapag ganun, nag-issue tayo ng suspension order doon sa mga contractor kapag na-stop yung project due to disaster something and kung bakit na-delay yung project. Then kapag naman nag-resume sila is magsasabi yung contractor sa atin na magre-resume na kami, then magle-letter naman sila ng resumption
order doon sa project na yun. Dapat manggaling sa contractor yung request ng resumption. Yes, okay. Resumption order. So, paano kung hindi sila magbigay ng letter of resumption? Ibig sabihin, hindi documented yung pag-start nila. Mm. Hindi yun pwede kasi although nag-start sila, ang regional office or provincial office, hindi nila alam kung nag-resume ba talaga sila. Hindi kagaya ng may resumption order tayo, ibig sabihin, meron tayong black and white na pinanghawakan na. May paper trail. Yes, this date, nag-start na sila. Ibig sabihin, under naman yung calendar days nila doon sa project na yan. Okay. So, ganun po yung mga itong mga progress reports na ito. Sinong kadalasan nag-track sa kanya? May project engineers po tayo. Are they from the provincial offices? Yes. Doon sa implementation section, ang contact nila, ang kinocommunicate nila is yung mga project engineers sa province. Mm-hmm. Then yung mga province naman ang nagbibigay ng mga inspection report para ma-consolidate dito sa regional office. Ah, okay. So talagang yung provincial offices na talaga natin ang nasa front lines, kumbaga. So nasa kumbaga data tracking na lang din ng regional office. Talaga. Pero bumibisita pa rin kayo sa mga lugar. In terms of halimbawa during billing, bumibisita kami doon sa mga project for evaluation purpose. Okay. Konti-konti na lang din ang travel. Well, kumusta Sir Zay? Nag-travel? Kumusta ang travel ninyo Sir Zay? So with that, okay, so we have isang mabilisang review. Meron tayong 19 TDIF projects for 2021 and currently meron tayong 12 para sa 2022. Pito sa kanila nasa bidding process na, ongoing na yung procurement sa kanila. Good luck sa ating prospective bidders sa ating bid opening sa 27 February. Oh, that's Monday. Malapit na siya. Good luck. And with that, I believe nakuha na po natin ang chunk ng TDIF projects natin. Unless kung may gusto pa po kayong idagdag tungkol sa TDIF. Yung TDIF natin, wag sana alimbawa sa mga Bangsamoro or non-Bangsamoro na nanonood sa atin, wag nyo isipin na or wag kayong wag nyo isipin kung bakit nadidelay yung project natin kasi on track naman pa naman tayo, hindi naman yung super delay talaga, on track lahat ng project natin at ginagawa natin lahat na makakaya natin, patuloy tayo sa serbisyo para sa Bangsamoro dahil sa kasabihan, may motto kasi tayo dito sa MHSD, yung sabi ni Sir DG Ismail Ibrahim na trabaho ko, ibada ko, yan po yung pinanghawakan natin dito sa MHSD. Inshallah, tuloy-tuloy po yung serbisyo namin para sa Bangsamoro. Also, hindi lang sa Bangsamoro, sa lahat ng mga project na makabenefits ang mga tao. Inshallah. And sa isang mas personal na note, may gusto kayong mensahe sa mga sa mga tagapakinig ng radyo o mga nanonood ng ating live stream? Syukran sa lahat ng mga nanonood sa Bangsamoro and non-Bangsamoro, sa Planning and Design Division na siguro hanggang ngayon nanonood pa rin, sa parents ko, sa asawa ko, syukran. And sa lahat ng sumusuporta, hindi lang sa MHSD, kundi pati lahat ng ministry sa BARMM, asahan po natin na yung lahat ng project natin sa BARMM ay makabenefit sa lahat ng mga beneficiaries. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Amen. And with that, nasa dulo na po tayo ng programa. Alhamdulillah, we have 10 minutes. Okay, 10 minutes na pwede pa tayong magchikahan. tingnan natin ilan sa PDD ang nag-greet sa inyo. Well, hindi to PDD. Juba Vebs Arinding, Ate Jub, salam daw, watching from regional office. Walaikum salam. We also have Kuya Hamsari, assalamualaikum, watching from General Santos City. Marami tayong taga-Jensen ngayon na mga staff. Meron po silang ongoing TRS technical and regulatory services na activity na inshallah mabalitaan natin next week. We have Farisha Aini Amba. Proud of you, Engineer Borjan. Huishish.
Okay. And we have, okay, Kuya Hamsi, go! Yes, I am going. Bye-bye. We have, Minister! Oh, gosh! Minister! Ang ating beloved Minister Aminuddin Bara, watching from Singapore, ang ating top management, Minister Hamid Aminuddin Bara, at ang coolest Bangsamoro Director General ngayon ay nasa Singapore for their isang international partnership thing. Inshallah, mabalitaan din natin inshallah, next week. Inshallah. More details to come. Follow nyo rin ang Facebook pay, ang Facebook profile ni Minister kasi marami siyang magagandang mga sharings doon usually. No, always actually. We have May France Cantao watching from Encantadia. Go, Borj! Palakpakan. And we have Abu Abdul Malik bin Musa. Kakamay, assalamualaikum from Al-Madina, Al-Munawara. Waalaikum assalam. May Arabic kang nilagay dyan, pero dahil wala siyang baris, hindi ko pumabasa. So, yan. Syukran sa lahat ng nag-chat at sa lahat ng nag-text. Meron po tamaran pa tayong oras. Technical side, baka pwede tayo mag-play ng ating mga AVPs. May available po ba dyan? Let's either see... what's si Ma'am Indira? Let's go with meron pa nandiyan ba si Sir yung video ni Sir Hassan? Let's go with that. Oh, we have Sir Sammy El Ibrahim Gob. Salam, watching from MHSDRO Bar, Regional Office ng BARMM. Okay, technical side, if available yung video, go ahead, play that clip. My name is Al-Hassan P. Maulana. I am recently working in the provincial government of Sultan Kudarat in Sanguyan Panalawigan in the Philippine Councilor's League office. I am a legislative researcher. Ako rin po yung nag-handle sa mga needs ng mga Philippine Councilor's League provincial-wide. Before, I was staying in Isulan, Sultan Kudarat, kasi malayo po yung Palimbang, from Palimbang po, Isulan. Since na-engage ako to my wife, that was way back 2017, ang pinaka-challenges namin is paano namin masisynchronize yung accommodation namin. Kasi I was staying in Isulan, and then my wife is connected in MHU Maguindanao. She is a teacher there. She is staying in Datu Udin since what? Nag-agree kami na in this area sa Awang kasi kung sa transportation namin is parang one way lang siya from sa bahay namin. If ever na makakita kami ng plan namin, parang matadrop by ko siya. Marami po kami actually na try na nakapag-plan kami na magbili na lang kami ng lote sa Dalikan. But gusto ko ron, gusto ko yung place na hindi masyadong crowded. Here comes na yung pinsan ng misis ko. Humingi kami ng tulong sa kanya kung meron siyang alam na something like mga apartment lang target namin noon eh. Sabi niya, meron kaming ginagawang housing ngayon under sa ARM pa dati. So, nag-apply kami. Nag-walk-in kami sa office and nakausap namin si admin tapos in-explain niya po sa amin yung ano pa noon, plan pa, sketch plan pa, wala pa mga unit, picture lang ng bahay ang ano mo, that was about 2017. And then nag-agree kami na sige mag-ano tayo, maganda doon kasi I think very strategical yung place, sentro siya. As well, hindi siya prone sa baha. And then, nag-apply kami hanggang sa ma-approve yung application namin. Tapos, binigyan kami ng mga certain list of requirements. Nag-submit kami. Until now, at least, happy kami na nakuha namin yung new unit. Alhamdulillah. We got married on July 23, 2020. We moved in September 26. 2020. In terms of place, napaka-solid and then napaka-secure ng feelings kasi andyan, nasa tapat lang po namin yung detachment ng army. Tapos sa Diversion Road, after ng Tulay, may detachment naman doon, Marines at saka Army. So, napaka-tahimik ng place. Wala pa kaming na-experience dito na
may mga akyat bahay. Kasi sa, usually sa housing, kasi yun ang pinapakiramdaman na, natin sa unit. Napakaganda kasi ang lawak ng space. So, yung unit naman, napakalaki. So, para sa amin, nagsisimula ang magkaroon ng pamilya. So, more than enough sa amin yung magkaroon kami ng sariling kitchen, sariling comfort room, sariling rooms. And then, may extra pa na rooms para sa guests. Nagpapasalamat ako, nagpapasalamat kami ng wife ko na napasa amin tong unit na to. Alhamdulillah. And then, kung ano ang mga lapses at challenges ngayon na meron kami dito sa unit na to, hindi mababayaran yun ng lapses. Yung positive side naman na nagkaroon kami ng sariling bahay, karoon kami ng sariling place, kasi mahirap magsimula pag nakikitira ka sa, like sabihan na natin, oh, hindi natin own yung bahay. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po si Alhasan P. Maulana. Sa ngalan ng aking asawa, si Saimasan Saluna Maulana. Papasalamat po kami sa na isa kaming beneficiaries ng MHSD Housing Bangsamoro. And with that, reminder, 2017 siya nag-apply, 2017, 2020 siya na-aprubahan na matanggap yung unit. 3 years yung wait. And he was thankful. In fairness, 3 years. At yun, and by that point, I think panahon pa ng ARM. So, like, nandun na yung mga bahay usually. Tayo, nagsisimula pa lang tayo mag-construct ng mga pabahay natin. Alhamdulillah, nag-start. Alhamdulillah. So, yun. Unfortunately, hindi namin masabi na mabilis yung proseso. Pero, sabar ang mabigay namin na payo. We were doing our best. And inshallah, makuwabo na lang ang tawa ni Kadarila na. So, with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Bago po tayo mamaalam, narito na po ang segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Kuya Borj, pwede po kayo magsali. Palitan nyo lang ang pangalan ninyo kapag kapag tanungin namin ang detalye. Pero madalian lang ang mga tanong. Una sa kanila ay... Meron po tayong proyektong TDIF sa 2021 at 2022. Ilang proyekto ng TDIF ang nagsimula ng nagsimula na at ongoing ang construction for galing 2021? So basically, ilang TDIF 2021 projects ang meron ng MHSD. Masyadong chill itong music. Hanap tayo ng mas lively. There you go. Okay. Second question. Meron po tayong current na number for TDIF 2022 projects. Ilan sila? So, whether ongoing ang procurement nila or ongoing ang endorsement nila, ilan ang total 2022 TDIF projects natin? At ang ating huling tanong, ang ating Transitional Development Impact Fund ay mula sa contingent fund ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, pero pinasa niya ito sa kanino para mag-implement ng projects. So, bago siya magdaan sa MHSD, nang galing siya sa Chief Minister, sino yung sa gitna na grupo na may hawak ng TDIF para mamili sa menu ng mga ministries ng mga proyekto? And doon na po ang huling bahagi ng ating programa. Sa ngalan ng ating nagubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Director General Esmael W. Ibrahim, sa ating beloved Information Officer 3 Salem by A. Abdullah, at sa ating technical staff ng MHSD, Datunohas A. Daud, Hamsari H. Pala, at ang ating live stream master na Almansur S. Ugao. Sa kasama po natin ngayon si Engineer Borj at si Kuya Fahad, sa ating
program. Hello. Goodbye. At sa ating technical side sa DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Shukran sa lahat ng nag-chat sa ating live stream at sa nag-text sa ating text line. May belated Abdul Jabbar lang ko watching from Marawi City. Shukran sa inyong suporta. Ako pong inyong lingkod, Bang Samoro Joyria Bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 107th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita.